Kinababahala ng CEO ng kumpanyang nagmemeari ng TikTok ang isang panukalang pumasa sa US House of Representatives. Posible raw mauwi ito sa pagkaban ng TikTok sa Amerika. Sa panukalang lumusot sa US House of Representatives kahapon, binigyan ng 6 na buwan ng kumpanyang ByteDance para ibenta ang US assets ng TikTok. Ayon sa CEO ng ByteDance, kung hindi ito masunod, ipagbabawal na ang social media app na may mahigit 170 million users sa Amerika. Pangamba ng mga mababatas sa US na maipasa umano sa China ang user data na mga TikTok accounts sa Amerika. Binatikos naman ng Chinese Foreign Ministry ang anilay hindi patas na paggamit ng usapin ng national security sa Amerika para tapatan ang kakumpetensya nilang bansa tulad ng China. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.